Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Ngayon, pag-usapan natin mga kapatid, ano ang Biblia? Matutunghayan natin kung ano ba ang Biblia. Bagamat tayo, ang iyong lingkod, alam natin kung ano ang Biblia at sa lahat na nakasubscribe dito sa channel na ito, ano ang Biblia. Pero sa mga ilang hindi kumikilala sa ating mga Kristiyano kung bakit pinaniniwalaan natin ang Biblia. Nawa makarating sa kanila ito at malaman nila kung ano ang Biblia. Bago tayo magsimula mga kapatid, tayo magpasalamat sa itaas mula sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sapagkat nasa kanila ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhatid kapangyarihan magpakailanman sa nawa't sa nawa. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo manalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo. Amang Diyos, kami po'y dumadalangin sa oras nito sapagkat nasa inyo lamang po ang pagpapapuri. Nasa inyo po ang kapurihan. Nasa inyo po ang kadakilaan. Itinataas ka namin sa oras ito, Amang Diyos, sa pangalan lamang ng Ponso Kristo. Nawa, kahabagan niyo po kami ng pagpapalang espiritual o physical man. At ang bawat sana ang ilangan ng kaligtasan mula yung papawid, pandagat man o panlupa man. Diadalain ko rin po ang bawat sana ang ilangan ng kapatawaran sa inyong harapan tulad ng aming pagpapatawad sa aming kapwa. Nawa ilayo kami sa kapahamakan sa pangalan lamang ng Ponso Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, idinadalain ko ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng Pangsus at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo sapagkat nasa inyo lamang po ang pagkapalang espiritual sa bawat isa at pagkapalang pisikal sa bawat isa. Nasa inyo lamang po ang kapurihan at kakilahan, kalawalhatid at kapangyarihan magpakailanman sa nawa't sa nawa. Maraming salamat po Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita Biblia. Ang katanungan ay ganito, ano ang Biblia? Ang salitang Biblia ay nanggaling sa salitang Latin at Grego na nangangahulugang libro, ang isang angkop na pangalan dahil ang Biblia ay aklat para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Glory to God, mga kapatid. Diba? Hanggang sa panahon natin, hanggang sa henerasyon natin, mga kapatid, nakarating ang salitang Biblia. Nahawakan natin ang isang bagay o hindi ito isang bagay eh. Ito ang pinakamahalagang bagay sa lahat ng libro, ang salita ng Diyos, mga kapatid. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mahawakan natin ito, mabasa natin ito, mapag-aralan natin ito. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, mga kapatid, sa pamagitan ng Biblia ay malaman natin na merong kaligtasan na nag-aantay sa atin. Sa pamagitan nino? Ng Panginoong Jesucristo. Dito mababasa mo, mga kapatid, ang lahat ng impormasyon patungkol sa anak ng Diyos. Dito mo malalaman, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Ito'y aklat na walang katulad at natatangi sa lahat ng aklat. Glory to God. Diba? Walang katulad at natatangi. Bakit? Kasi nga ito ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi mo basta-basta mauunawaan ang lahat na nakasulat dito kung hindi ka gagabayan ng banal na salita o ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy, ang Biblia ay binubuo ng 66 na mga aklat. Kasama sa mga ito ay mga aklat ng kautusan gaya ng Levitico, Deuteronomio, mga aklat ng kasaysayang gaya ng Estra at mga gawa, mga aklat ng tulaan gaya ng mga awit at mga ngaral, mga aklat ng mga hula gaya ng Isayas at pahayag, mga talambuhay gaya ng Mateo at Juan, at mga personal na nasulat gaya nit at mga personal na mga sulat gaya ng Tito at Hebreo, mga kapatid. Dito lahat ang nabanggit dito, mga kapatid, mga ngaral, mga gawa, Estra, pahayag,
talambuhay mula sa Panginoong Kristo, Mateo 1, Lucas, Mark, mga sulat ni Apostol Pablo, Tito, Hebreo, mga sulat ni Pedro, ni Santiago, ni Judas, hindi si Judas Iscariote, mga kapatid, ha? Yung isang Judas. Nandito lahat. Ang nilalaman ng Biblia, mga kapatid, mga pahayag, mga personal na sulat, mga aral, at dito mo matatagpuan ang isang pinaka malaking regalo sa bawat isang kaluluwa, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang mga may akda, may humigit kumulang 40 taong manunulat ang nagkontribusyon sa Biblia na isulat sa loob ng mahigit na 1,500 taon. Kabilang sa mga sumulat ng mga aklat ito ay mga hari, mangingisda, pastor, saserdote, opisyal ng gobyerno, abogado, at manggagamot. Mula sa mga pagkakaibang ito na buo ang isang hindi kapanipaniwalang pagkakaisa na may iisang tema na bumubuo sa mga aklat mula sa umpisa hanggang sa wakas. Pansinin niyo, mga kapatid, no? Ano yung iisang tema na bumubuo sa mga aklat mula sa umpisa hanggang wakas? Isipin niyo, mga kapatid. Isipin niyo na lang, mga kapatid, mula Genesis, okay? Hanggang Malakay sa Lumang Tipan. Tandaan natin, ha? Mula Genesis hanggang Malakay, ang tinutumbok doon, mga kapatid, ay ang kaligtasan ng Israel. Okay? Tandaan natin 'yan, mga kapatid. Halos lahat doon, mga kapatid, ay patungkol sa kaligtasan ng Israel. Kung paano maliligtas ang Israel, kung paano darating ang isang hari na nagbubula sa kanilang lahi. Tandaan natin yan, mga kapatid, no? Kung uunawain at iintindihin mo lang ang Biblia, maiintindihan mo kung ano yung pinaparating niya sa iyo doon sa taong nagbabasa nito, mga kapatid. Maunawa at mauunawaan mo. Yan ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. Kaya ugaliin natin, mga kapatid, ha? Ugaliin natin makinig mula sa salita ng Diyos o mula sa Biblia. At magbasa tayo ng Biblia para mas magkaroon tayo ng idea kung bakit kinakailangan natin magbasa sa ating buhay habang nabubuhay tayo sa mundong ito. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang pagkakaisa ng mga aklat ng Biblia ay sa kadahilanang ang talagang may akda nito ay ang Diyos mismo. Ang Biblia ay hininga ng Diyos. Ito'y makikita sa 2 Timoteo 3:16. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan, sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Dito makikita, mga kapatid, no, na napakahalaga ng Biblia sa ating buhay. Bakit? Kasi sinasabi sa 2 Timoteo 3:16, mga kapatid, pagtuturo ng katotohanan, no, at pagtatanggi sa maling aral, mga kapatid, at pagtutuwid sa likong gawain, at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Yan ang layunin, mga kapatid, ng Biblia sa ating buhay. So tuloy, mga kapatid, ang mga tao na ginamit upang sumulat ng mga aklat ay pinangasiwaan ng Diyos at pinasulat kung ano lamang ang gusto niyang maisulat. At ang resulta ay ang perpekto at banal at walang kamaliang salita ng Diyos. Ito'y makikita sa Awit 12:6. Ganito sinasabi, mga kapatid. Pangako mo, Yahweh, ay maaasahan. Ang nakakatulad ay pilak na lantay, tinunaw sa hurno, matapos mahukay. 7 beses ito pinadalisay. Amen. Glory to God, mga kapatid. Nakita nyo naman, di ba? Napakahiwaga ang pagkakasaliksik
o pagkaka tugma-tugma no ng Biblia, mga kapatid. At dito rin ang sinasabi sa ikalawang Pedro 1:21, mga kapatid. Basahin po natin, mga kapatid. Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at pinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Amen. Glory to God, mga kapatid, no? Sabaga, naisulat ang banal na salita o ang Biblia, no? Mula sa banal na Espiritu Santo na kinaisahan yung mga sumulat, yung mga manunulat dito. Dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Kaya napakahalaga na dapat nating pagbulay-bulayan ang Biblia o ang salita ng Diyos. Dahil ito'y magiging bahagi o naging bahagi ng buhay natin dahil dito natin matatagpuan ang isang mahiwagang tunay na katotohanan na walang ibang nakakaalam kundi ang Diyos lamang, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, ang pagkakahati ng Biblia. Ang Biblia ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Makita, totoo naman niya, mga kapatid, di ba? Ang Biblia ay talagang may lumang tipan at may bagong tipan. So ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng lumang tipan? Sa maiksing salita, ang lumang tipan na ang salaysay tungkol sa ibang bansa at ang bagong tipan naman ang salaysay tungkol sa isang tao. Sipin niyo, mga kapatid. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Sa lumang tipan, doon mo makikita yung bansang Israel. Okay? Laging binabanggit ang bansang Israel sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, doon mo mababasa o doon mo makikita ang pangalang pinakauna sa lahat, binigyan ng Diyos ang pinakamahalagang pangalan sa lahat, ang Panginoong Jesucristo. Ito'y tumutukoy sa isang tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So tuloy, mga kapatid, ang bansa ang paraan ng Diyos upang ipadala ang taong iyon sa mundo. Sino yon? Ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Tandaan natin yan. Sa lumang tipan, ang bansang Israel lagi ang mababanggit doon. Okay? Mula sa Genesis hanggang sa Malakay, Malakyas, laging ang pinupunto ron ay ang mga Israelita o ang bansang Israel, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, no? Inilarawan ng lumang tipan ang pagkatatag at pag-iingat ng Diyos sa bansang Israel. Ipinangako ng Diyos na gagamitin niya ang bansang Israel upang pagpalain ang buong mundo. Ito'y makikita sa Genesis 12, versikulo 2 hanggang 3. Ganito ang sinasabi, mga kapatid. Pararamiin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. At sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa na pihong ako'y hihimukin na tulad mong pinagpala, sila'y pagpapalain din o pagpalain din, mga kapatid. Sipin niyo, mga kapatid, di ba? Sa pamagitan ng bansang Israel, pinapakita ron ha, sa lumang tipan, ha, mga kapatid. Ha? Sa lumang tipan, kung sinumpa mo ang bansang Israel, susumpain ka rin ng Diyos. Pero kapag pinagpala mo ang Israel o kinaibigan mo, nagkaroon kayo ng magandang relasyon, binibigyan mo sila ng pagpapala, pagpapalain ka rin ng Diyos na nasa langit. Hindi ang gagante ang Israel, ang bansang Israel, kundi ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng gante kung ano ang ginagante mo ang pagpapala sa Israel, mga kapatid. Yun ay mula, mga kapatid, sa lumang tipan. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Mula nang maging isang bansa ang Israel, nagtatag ang Diyos ng isang pamilya mula sa bansang ito upang siyang panggalingan ng pagpapala, ang pamilya ni David. Basahin natin, mga kapatid, mga awit
89, 3 hanggang 4, gayto sinasabi mga kapatid. Sabi mo, O Yahweh, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Glory to God in Jesus' name, mga kapatid. Isang tipan, mga kapatid, ha? Isipin nyo na lang, mga kapatid, sa pamilya ni David. So tuloy, mula sa pamilya ni David, ipinangako ang pagdating ng isang tao na magdadala ng pagpapala sa buong mundo. Ito na, sa buong mundo, ha? Sa buong mundo. Basahin natin, mga kapatid. Isaiah 11:10, ganito sinasabi, mga kapatid. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni David, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya. Amen. Glory to God, mga kapatid. Glory to God. So, sino isinilang ang hari mula sa lahi ni David, mga kapatid? Ito'y makikita, mga kapatid, sa pahayag 22:16, ganito ang sinasabi, mga kapatid. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Glory to God in Jesus' name, mga kapatid. Nakita nyo, mga kapatid? Di ba? Nakita nyo, mga kapatid? Ang Panginoong Kristo ang nagmula sa angkan ni David. Tandaan natin, si Maria ay mula sa angkan ni David. At ang Panginoong Kristo ay nagmula kay Maria. At tandaan natin, huwag natin kalilimutan, si Maria po ay birhen. Okay? Nung nagbuntis siya o nung nagdalang tao siya sa Panginoong Kristo, mga kapatid. Birhen siya, hindi pa siya nagagalaw kahit nino man na lalaki. Kaya napakahiwaga ng kapangyarihan ng Diyos. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang bagong tipan ay nagdidetalye sa pagdating ng ipinangakong tao. Ito yon, sino ba yon? Ito, nasabi na natin, di ba? Ang kanyang pangalan ay Jesus at ang kanyang tinupad ang mga hula sa lumang tipan. Nabuhay na banal, namatay bilang tagapagligtas at bumangon mula sa mga patay. Isipin nyo yung mga kapatid. Mula sa mga patay, bumangon ang Panginoong Kristo dahil yun ay nasusulat sa lumang tipan. Ibig sabihin lang mga kapatid, lahat na nakasulat mga kapatid sa lumang tipan patungkol sa Panginoong Kristo. Nung ipinanganak siya ni Maria, nung siya'y nangaral na, tinupad niya lahat ang nakasaad sa lumang tipan. Yan ang dahilan kung bakit hindi pwedeng paghiwalayin ang lumang tipan at ang bagong tipan. Pero, tandaan natin mga kapatid, sa panahon natin, tayo po ay nabubuhay na kay Kristo. Hindi ko sinasabing huwag natin pansinin ang lumang tipan, kundi bigyan natin kahalagahan yon dahil lahat ang nakasulat sa lumang tipan ay pinapatungkulan sa bagong tipan. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng hula na meron sa lumang tipan ay nagpatotoo doon sa bagong tipan. Kaya kailangan pa rin natin yung lumang tipan para mas maunawaan natin bakit nagkaroon ng bagong tipan. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy. Ang pangunahing karakter, si Jesus ang pangunahing karakter sa Biblia. Ang buong aklat ay talagang patungkol sa kanya. Totoo naman. Di ba? Sa lumang tipan, mga hula na ipapanganak ang anak ng Diyos. Okay? Sa lumang tipan, mga hula na mangyayari sa hinaharap nung panahon nila. So, nung naganap na yung mga hula mula sa lumang tipan at hindi nga naintindihan ng mga tagapagturo nung panahong na yon na isinilang na yung anak ng Diyos na tatawaging hari magpakailanman, naganap na sa bagong tipan. Kaya nga nagkaroon ng mga gospel ni Mateo,
ni Mark, ni Lucas at ni Juan. Kaya nagkaroon na rin ng mga patotoo ng mga apostol mula sa mga gawa ni Apostol Pablo. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, ito ni sinasabi ko kanina, hinulaan sa lumang tipan ang kanyang pagdating at siyang naghudyat ng kanyang pagpasok sa mundo. Inilarawan sa bagong tipan ang kanyang pagdating at ang kanyang gawain na pagliligtas sa makasalanang mundo. Amen. Glory to God, 'di ba? Talaga ang Panginoong Kristo. Talagang ang Panginoong Kristo lamang ang bugtaing makakapagligtas sa lahat ng tao, mga kapatid. So tuloy, si Jesus ay higit pa sa isang tao lamang sa kasaysayan. Sa katotohanan, siya ay hindi lamang tao. Yan ang hindi nila matanggap, mga kapatid eh. Yung ibang, ang ibang reliyon na hindi nila matanggap na hindi lamang tao ang Panginoong Kristo sapagkat siya ay anak ng Diyos at nagkatawan tao at Diyos. So tuloy, siya ang Diyos sa laman at sa kanyang pagdating ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ang Diyos mismo ay naging tao upang bigyan tayo ng malinaw na larawan kung sino at ano ang Diyos. Totoo naman yan, mga kapatid. So tuloy, kanino may larawan ang Diyos? Siya ay gaya ni Jesus, si Jesus ay Diyos sa anyo ng tao. Saan natin makikita ang talata? 1:14, ganito sinasabi, mga kapatid. Naging tao ang salita at siya ay nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Yan ang isipin niyo, mga kapatid, ha? Isipin niyo na lang sinasabi sa 1:14, mga kapatid. Bugtong na anak. Tinanggap ng Panginoong Kristo ang kapangyarihan mula sa Ama. Yan ang hindi matanggap, mga kapatid, ng ibang reliyon kasi ang paniniwala nila ay tao lamang at walang ibang pwedeng maging katulad sa baga, hindi sa pwedeng maging Diyos. Kaya nga sa pinapapatay ng ano eh, ng mga Hudyo eh, kasi hindi nila maunawaan yung mga nakasulat sa lumang tipan eh. Diba? Kaya nga naganap din ang kamatayan ng Panginoong Kristo ay dapat maganap kasi yun ay nakasulat sa lumang tipan. At yun ang hindi nakita, mga kapatid, ng mga tagapagturo nung panahon na yun. Pero sa panahon natin, tanggapin mo si Kristo dahil siya ay namatay sa krus dahil sa iyong mga kasalanan, dahil sa ating mga kasalanan. So tuloy, paano natin mapapatunayan ito, mga kapatid, na siya ay anak ng Diyos at Diyos? 1:14-9, ganito sinasabi, mga kapatid. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Pilipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Dito, mga kapatid, pinapahayag rito, mga kapatid. Ito, pansinin nyo, ha. Sa talatang ito, maraming nagugulumihan, maraming nalilito kung bakit sinabi ng Panginoong Kristo. Ulitin natin, ha, mga kapatid, ulitin natin. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Pilipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Yan, hindi napansin ni Pilipe yan, mga kapatid, eh. Hindi napansin ni Apostol Pilipe, na lahat ng ginagawa ng Panginoong Kristo ay nagmula sa makapangyariang Ama na nasa langit. Lahat na itinuturo ng Panginoong Kristo ay nagmula sa makapangyarihan sa lahat, mula sa langit ang Ama. Ibig sabihin lang ng Panginoong Kristo, mga kapatid, hindi niya sinabi siya rin yung Ama. Ibig sabihin, pinapakita lamang ng Panginoong Kristo kay Pilipe, bakit kailangan mo pang hanapin ang Ama? Narito na ako bilang bugtong na anak, bilang anak ng Diyos, bilang Diyos.
na kung ano ang nais ng Ama na nasa langit, yun din ang nais ng Anak na nasa lupa. Bagamat siya'y nagkatawan tao, mga kapatid, tandaan natin yan, ha? Nagkatawan tao ang Panginoong Jesucristo. Hindi siya nagmula mismo talaga sa lupa, kundi siya'y nagkatawan tao. Naghanda ng isang katawan o isang laman para ipanganak ang Anak ng Diyos. Yun ang hindi napansin ni Apostol Felipe sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Sa isang maiksing pagbubuod para mas maintindihan natin kung bakit pinag-aaralan natin ano ang Biblia, mga kapatid. Nilikha ng Diyos ang tao at inilagay ang isang perpektong tirahan. Gayunman, ang tao ay nagrebelde sa Diyos at bumagsak mula sa estado na nais ng Diyos para sa kanya. Iniligay ng Diyos ang mundo sa ilalim ng kanyang sumpa dahil sa kasalanan, ngunit agad na nagbigay ng pangako para sa kanyang plano na ibalik o ibabalik ang sangkatauhan at ang sanlilika sa kanilang dating maluwalhating kalagayan. So tuloy, mga kapatid, bilang bahagi sa plano ng pagtubos, tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Babylonia patungo sa Kanaan, mga 2,000 taon ang nakalipas bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Ipinangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang anak na si Isaac at ang kanyang apong si Jacob, tinatawag ding Israel, na kanyang pagpapalain ng lahat ng tao sa mundo sa pamagitan ng isang manggagaling sa kanilang angkan. Naglakbay ang bansang Israel mula sa Kanaan at tumira sa Ehipto at dumami hanggang sila'y naging isang bansa doon. Humigit kumulang isang libo at apat na raan taon bago dumating ang Panginoong Kristo, pinaalis ng Diyos ang bansang Israel palabas ng Ehipto sa ilalim ng pangunguna ni Moises at ibinigay sa kanila ang lupang pangako, ang Kanaan, upang mapasa kanilang kamay. Sa pamagitan ni Moises, ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ang kanyang mga kautusan at nakapagtipan sa kanila. Kung sila'y mananatiling tapat sa Diyos at hindi sasamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga katabing bansa, sila'y pagpapalain. Ngunit kung tatalikuran nila ang Diyos at sasamba sa mga Diyos-Diyosan, wawasakin ng Diyos ang kanilang bansa. Pagkatapos ng may apat na taon sa pamumuno ng Haring David at ang kanyang anak ni si Solomon, ang Israel ay nagkaisa bilang isang dakila at makapangyariang bansa. Ipinangako ng Diyos kina David at Solomon na manggagaling sa kanilang angkan ng isang hari na maghahari magpakailanman. Yun na nga po, mga kapatid, no? Yung po ay patungkol sa Panginoong Jesucristo. So tuloy, mga kapatid, pagkatapos ng paghahari ni Solomon, ang bansang Israel ay nahati. Sa 10 tribong sa hilaga ay tinawag na Israel. Sila ay tumagal sa loob ng 200 taon hanggang parusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinakop ng Assyria ang Israel noong 721 taon bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Ang 2 tribo naman sa kanluran ay tinawag na Juda at tagtagal sila ng mahabang-mahabang panahon. Ngunit sa huli, naglingkod din sila sa mga Diyos-Diyosan at tumalikod sa Diyos. Binihag ng Babylonia ang Juda noong mga 600 bago dumating ang Panginoong Kristo. 600 na taon bago dumating ang Panginoong Kristo, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, may 60 taon na ang nakalipas na kinahabagan ng Diyos ang Israel at pinabalik ang mga nabihag sa ibang bansa sa kanilang sariling lupain. Ang Jerusalem bilang kabisera ay tinayong muli noong may 440 taon bago dumating ang Panginoong Kristo at muling nagkaroon ng sariling pagkakilanlan ang bansang Israel at dito nagtapos ang lumang tipan.
Pagkalipas ng mga 400 taon, ang bagong tipan ay nagbukas sa pagsilang ni Jesucristo sa Bethlehem. Si Jesus ang pinangako ng Diyos na magmumula sa lahi ni Abraham at David, ang siyang magsasakatuparan ng mga plano ng Diyos upang tubusin ang sangkatauhan at muling ibalik ang sanlilikha sa orihinal niyang kalagayan. Buong katapatan tinapos ni Jesus ang kanyang gawain. Namatay siya para sa kasalanan at nabuhay mula sa mga patay. Ang kamatayan ni Kristo ang basehan ng bagong kasunduan ng Diyos sa tao. Ang lahat ng sasampalataya kay Jesus ay maliligtas sa kasalanan at mabubuhay magpakailanmang kapiling ang Diyos. Pagkatapos na mabuhay na magmuli, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad sa mundo upang ipangalat sa lahat ng dako ang tungkol sa kanyang buhay at ang kanyang kapangyarihan upang maligtas. Ang mga alagad ni Jesus ay nangalat sa lahat ng dako habang ipinangaral ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo. Naglakbay sila mula sa Assyria Minor, Asia Minor, Gresya at sa buong imperyo ng Roma. Ang bagong tipan ay nagtapos sa hula tungkol sa muling pagbabalik ni Jesus bilang isang hukom sa mga hindi sumasampalataya at upang palayain ang buong sanlilikha mula sa sumpa ng Diyos. Amen. So dito mga kapatid, pinapatunayan lang sa atin kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang Biblia, no? Ito'y patungkol mula sa bansang Israel at patungkol sa isang tao. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pero wag nating isipin na ang Panginoong Jesucristo ay tao lamang, kundi siya'y nagkatawang tao, nagkatawang laman, dahil siya'y anak ng Diyos at Diyos. Tandaan natin mga kapatid, no? Mahalaga sa buhay ang Biblia. Napakahalaga nito sa ating buhay kasi naririto at bukod narito ang hinihintay nating kaligtasan o yung matatanggap nating kaligtasan. Dito mo mababasa kung paano mo matatanggap ang isang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Nagmumula sa anak ng Diyos, nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Di ba? Napakalino ang sinasabi ng talata, mga kapatid, di ba? Ano sabi sa 1:3-16, ganito sinasabi mga kapatid. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin niyo mga kapatid, di ba? Buhay na walang hanggan na ibinibigay ng anak at dito mo lamang matutunghayan yan sa Biblia. Halimbawa, magbigay tayo ng maiksing halimbawa. First time mo magbasa ng Biblia. Okay? Sa panahon natin, technology na. Mula sa cellphone, madadownload mo sa Google Play yan. Google Store yan. Sa Play Store. Di ba? Ilagay mo lang Biblia. O Holy Bible. Tagalog version. Makakabasa ka mula sa cellphone. Basta may internet ka bago mo i-download. Kasi kung wala kang internet at i-download mo, ay wa epic. Hindi mo ma-download, 'di ba? So ngayon kung first time mo magbasa ng Biblia at sinasabi mong lahat naman tayo dyan sa Pilipinas, mas karamihan, 'di ba, mga Katoliko. At ang mga Katoliko, di ko naman nila lahat, halos iba dyan ay hindi nakakabasa ng Biblia. Pagpapasok lang ng simbahan, doon lang makakarinig. Pero kung magbabasa mismo siya, malalaman niya ang katotohanan. Okay? Malalaman niya ang katotohanan, mga kapatid. Doon niya makikita kung bakit pinagbabawal ng Diyos, no? Sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ko namang inaatake, mga kapatid, sapagkat sinasabi ko lang yung katotohanan. Okay? So ngayon, mula sa Biblia, doon mo rin makikita ang isang bagay na dapat natin tanggapin sa buhay natin, mga kapatid. Basahin natin. 1:14-16. Ganito sinasabi. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko." Isipin niyo, mga kapatid.
sa Biblia, mababasa mo yung talata na yan, 1:14-6. Siya ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. Hindi ka makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga sa buhay ng tao ang Biblia o ang salita ng Diyos para magkaroon tayo ng kaligtasan. Bakit? Kasi lahat tayo makasalanan, mga kapatid. Mamamatay at mamamatay ang katawang lupang ito. Pero huwag mo nang idamay na sa paningin ng Diyos, patay ka sa espiritual. Huwag mo namang idamay, di ba? Okay na yung mamatay ka sa physical, pero bigyan mo ng buhay ang iyong espiritual na buhay. Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Basahin mo ang Biblia. Huwag kang mahiya. Huwag mong isipin yung mga maririnig ng mga taong malalapit sa'yo na, ay, nagbabasa ng Biblia, banal ka na yan. Huwag mo silang intindihin. Dahil bad nung huli, magbabasa rin sila ng Biblia. Bakit? Kasi darating ang oras, darating ang panahon na magaganap ang lahat ang nakahula doon sa bagong tipan na mangyayari sa hinaharap. Tandaan natin yan, mga kapatid. Rapture, hindi natin alam kung kailan magaganap ang rapture. Paghuhukom, hindi natin alam kung kailan magaganap ang paghuhukom. Kapighatian, hindi natin alam kung kailan magaganap ang kapighatian. Tandaan natin yan, mga kapatid. Huwag na huwag nating isipin ang lahat na nakatala sa Biblia ay walang katotohanan. Halos lahat yun, halos ang kabuuan ng bagong tipan, lumang tipan, ay katotohanan lamang sinasabi, mga kapatid. Kaya tanggapin natin sa buhay natin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng Biblia. Napakapalad natin, mga tao, tandaan natin, lalo na sa henerasyon natin, napakapalad. Isipin nyo, mga kapatid, sa panahon ng mga apostol, pinag-uusig sila dahil ayaw ng gobyerno ng mga Hudyo o yung panahon nila, ayaw ng mga Hudyo na ipangalat ang aral ni Kristo. Kaya pinag-uusig sila. Ultimo si Apostol Pablo, taga-usig, ginawang apostol ng Panginoon Jesucristo at masigasig na ipinangaral ang kanyang ebanghelyo. 'Di ba? 'Yun na lang isipin natin, mga kapatid. 'Yun na lang isipin natin kung bakit mapalad tayong mga tao hanggang sa henerasyon natin natanggap natin ang isang mahiwagang libro na tinatawag na Biblia na tumutukoy sa salita ng Diyos. Tandaan natin 'yan, mga kapatid. Itong libro nito, bukod panging pinakamahalaga sa lahat ng libro na naririto, na nag-i-exist sa mundong ito. Nakakalungkot man isipin, yun ang katotohanan, mga kapatid, ang librong ito ay ginagamit ng ilang tao para magpayaman. Yan ang katotohanan sa mundong ibabaw. At dahil kahit sa panahon ng mga apostol, yan din ay ginamit ng mga huwarang tao ng panahon ng mga apostol. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Bagamat, pwedeng gawing kalakal ang salita ng Diyos. Yan ang katotohanan. Hanggang sa panahon natin nangyayari yan, mga kapatid. Nakakalungkot isipin, pero yan ang katotohanan. Hindi ba pwedeng ishare mo sa kapwa mo na walang kapalit? Yan ang sabi ng Panginoon Jesucristo . Tinanggap nyong walang kapalit, huwag kayong humingi ng kapalit. Pero nakakalungkot man isipin, pero sa panahon natin, ginagamit ang salita ng Diyos o ang Biblia para gawing kalakal. Hindi ko pinatatamaan ng malalaking reliyon. Sabi ko nga, ako wala pa akong kinaaniban na reliyon. Okay? So meron na akong, sa panahon ito, meron akong napupusuan kung yun talagang kalooban ng Ama, doon ako sa reliyong iyon. Glory to God. Glory to God. Tandaan natin, mga kapatid. No? Sabi ko nga, ang isang reliyon ay hindi kanya mailigtas sa darating paghuhukom.
Nasabihin natin, ako isang Katoliko, ako isang Iglesia ni Cristo, ako Seven Adventists, ako isang Mormon. Hindi tayo maliligtas. Ang makakapagligtas lamang sa iyo, mga kapatid, ay yung gawa mo, ayon sa ginawa mo. Bagamat kailangan din natin ng isang relihiyon para maging gabay, no? Mga kapatid, tandaan natin, maging gabay sa ating pagsasaliksik mula sa Biblia o sa salita ng Diyos. Bagamat kailangan din naman natin. Pero sabi ko nga, nakakalungkot isipin, 'di ba? Lalo na sa bansang Pilipinas, 'di ba? Maraming malalaking relihiyon na ubod ng yaman. Napakayaman. Nag-aaway-away sila dahil sa pera. Yung pamilya na yon, nag-aaway-away sila. Nakakalungkot isipin. Siguro alam niyo na yung sinasabi ko. So dito pinapakita lang sa ating mga kapatid na ang kahalagahan ng Biblia ay katotohanan. Isang libro na napakahalaga sa lahat-lahat ng libro. Ito ang bukod-tanging natatangi sa lahat ng aklat. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, mga kapatid. Bigyan natin kahalagahan sa buhay natin ang Biblia. Dahil ito, dito mo matutunghayan, dito malalaman ang tunay na kaligtasan na dapat mong tanggapin sa buhay mo. Huwag tayo mahiyang magbasa ng Biblia. Huwag tayong mahiya na i-share natin sa ating kapwa. Sabi ko nga, di ba, hinihikayat ko nga ang aking mga tagasunod o aking mga tagapanood sa channel na ito na isang verse, dalawang verse, i-share mo sa Facebook channel mo, sa YouTube channel mo. Ang pinupuriyan mo na ang Diyos eh. Ang nalulugod sa iyo, ang Diyos. Hayaan mo yung magbabasa na magko-comment, banal ka pala eh. Hayaan mo sila. Kasi oras na nabasa nila yon, isang araw, mag-share na rin siya sa pamagitan mo. Diba? Huwag tayong mahiya, mga kapatid, na mag-share ng salita ng Diyos sa ating mga social media. Kasi yun ang nais ng Ama na nasa langit na makarating sa bawat isa ang kanyang salita. Tandaan natin yan, mga kapatid. Nawa, naunawa at naintindihan natin ang ating pag-aaral, ano ang Biblia. Glory to God. In Jesus' name we pray. Nagpapasalamat ako muli, no? Sa bawat isa at pasalamatan natin ang Ama, ang Anak at ang Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Tandaan natin, mga kapatid, sa buhay ng isang tao, bigyan natin kahalagahan. Hindi porket binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay sa mundong ito, hindi natin alalahanin yung kalooban ng Ama na nasa langit. Wag, mga kapatid, wag. Wag mong baliwalain ang kalooban ng Ama na nasa langit. Bagkos ito'y bigyan mo ng importansya sa buhay mo. Ano ba yung kalooban ng Ama na nasa langit? Diba? Sumampalataya ka sa anak upang hindi ka mapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng Ama na nasa langit. Kundi mo pa tinatanggap ang Panginoong Kristo sa buhay mo, tanggapin mo bilang isang tagapagligtas o bilang tagapagligtas, bilang panganay sa lahat, bilang anak ng Diyos, bilang Diyos. Dahil yun ang nais ng Ama sa ating mga tao. Kung gusto mo makapasok sa karena ng langit, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Kung ayaw mo mapahamak at mapunta ka sa impyerno, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama doon sa hinaharap na mangyayari na ang lahat ay makakapasok sa karen ng langit, tanggapin mo ang Panginoong Kristo sa buhay mo. Dahil yan ang nais ng Ama sa bawat isa sa ating mga tao. Manampalataya tayo sa nag-iisang anak o sa bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo.
Kung handa ka na, kapatid, na tanggapin si Kristo sa buhay mo, manalangin ka. Sabihin mo ang lahat ng iyong nagawang pagkakasala. Talikuran mo ang lahat ng kasalanan na ginagawa mo. At manumbalik ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Nag-aantay lamang sila, mga kapatid. Nag-aantay ang Ama, nag-aantay ang Anak, at nag-aantay ang Banal na Espiritu Santo para manumbalik ka sa kanila. Yan ang nais ng Ama na nasa langit. Sumampalataya tayo sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu Santo dahil yun ang nais ng Ama. Nawa, magising ka sa katotohanan. Nawa, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Nawa, makasama ka sa darating na paghuhukom at makapasok ka sa karyan ng langit. Nawa, maisulat ang iyong pangalan sa buhay, sa aklat ng buhay. Glory to God. Maraming salamat po muli mga kapatid, at dito tayo magtatapos. Bago tayo magpatos, tayo magbigay ng maigsing panalangin sa Ama, sa Anak, at sa Banal ni Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. Amang Diyos, kayo po ay dumadalangin sa oras nito sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa oras ito na pag-aaralan namin kung ano ang kahalagahan ng Biblia sa buhay ng isang tao. Ang Biblia ay naglalaman ng iyong banal na salita. Ang Biblia ay naglalaman ng katotohanan, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Amang Diyos, nawa, kahapagan niyo po kami mga tao at pagpalain ng spiritual o physical man na pangangailangan sa buhay namin. Maraming salamat po, Amang Diyos, na binibigyan niyo kami ng kapatawaran sa bawat gawa namin sa mundong ito. Maraming salamat po, Amang Diyos, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kalawalan at kapangyarihan magpakailanman. Ang lahat ito ay aking hiningi at dinadalangin sa inyo, Ama, sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak, at Banal ni Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. So mga kapatid, maraming salamat muli sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay sa channel na ito. Hanggang sa muli mga kapatid, ang ating topic, no, patungkol, siguro mga 11 o 10 topic to mga kapatid, patungkol sa Biblia. Glory to God. Dito natin matutunghayan mga kapatid kung karapat dapat ba natin tanggapin sa buhay natin ang Biblia o ang aklat ng Biblia, o dapat natin itong ibaliwalain sa buhay natin. Sabaga, sa mga darating na araw mga kapatid, mag-aaral pa tayo patungkol sa Biblia. Nawa, huwag kayong magsawang sumuporta, at nawa, patuloy lang tayong makinig sa mga ina-upload kong mga salita ng Diyos. Hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat sa nawa't sa nawa.